Momshie at kananay ko po dyan. Kamusta na po kayo lahat? No? Ang gagawin po natin ngayon ay ang DIY baby pants. O pwede na rin pong pang leggings. Pwedeng-pwede po to. Yan, mas maganda po ganito. Kung may kasukat po kayong leggings or baby pantalon, yun po ang pagayahan po natin ng sukat nila. Yan. Mas maigi na rin po, maglaan po tayo ng uwang or sa pagugupitan po natin, no? Lalong-lalo po sa pabewang, kailangan po talaga malaki po yung space niya para po pagtahiin natin, eh may mailagay po tayong garter para po sa bewang po ng ating anak. Yan, sa katulad ko nga po namang nanay, at napakahilig po sa pagaganito. Yan. Sana po maturuan ko kayo ng maayos. Pangungunahan ko nga po pala kayo, hindi pa po ako ganon kagaling magtahi. Yan, ganon din po gagawin nyo sa kabila, pero mas maigi na nga po yung sa unang gupit po natin, yun na lang din po yung paggagayahan natin para po same po talaga siya ng sukat. Yan. Gupitin nyo lang po yun, nakita nyo po yun yung sobrang uwang ko po sa taas, mas maigi po talaga. Yan, gupitin nyo lang po yung same size na ginawa po natin sa una. Ito po yung itsura kapag natapos po natin siyang gupitin. Yan, talaga na namang mukha ng pantalon. Ito po yung finish na gawa ko. Ito po ang aking pangalawang ginawang baby pantalon para sa baby ko. Hindi ko po kasi nakuhaan ng maayos yung sa una kong gawa. So, gumawa po ako ng pangalawa. Yan. Same cut din naman po siya, pero ibang tela na po, no? Ayan nga po. Babaliktarin nyo lang po yung mga ginupit po natin ng ganito. Sundan nyo lang po. Yan, yung ganyan po. Mas maganda ka, mom, si ka nanay, na ang gamitin po nating tela ay malambot, at baby pa nga po ang ating paggagamitan. Yan, yung kulay pink po na yan ay ang shape ng ating gagawing pantalon. Yan, pag nakabaliktad. Yung puti po na yan ay nagsisimbolo po ng tahi. Yan po ang ating uunahing tahiin. Paganyan po. Sundin nyo lang po yung puti. Kung may makina po kayo, mas maganda. Pero kung wala po, tamang tiyaga. Magbaon lang po tayo ng maraming tiyaga sa pagtatahi para po sa ating anak. Okay, natahi na po natin, no? Ganito po magiging hitsura niya pag natahi po natin. Yan. Then, eto na po, no? Yung gilid nga po na tahi na natin. Pangalawa po nating tatahiin ay ang dito po, kailangan po natin yan tahiin. Yan. Yan po ang pangalawa po nating tatahiin, no? Then, natahi na nga po natin. Pangatlo na po nating gagawin ay ang ihanda nyo lang po pala yung garter. Yan. Mas maigi po talaga na hindi sobrang tigas, or dapat malambot po talaga yung gagamitin nating garter kasi baby or bata pa po yung gagawan po natin, no? Kailangan lang po natin magtupi ng dalawa para po kasi mas malinis tingnan. Yan. Pwede rin naman po ang isa, pero mas better na rin po yung dalawa. Maglaan din po tayo ng konting space, or wag po natin munang tatahian para po may pagpasukan nga po tayo ng ating garter
So, paano nga po ba ipasok ang garter? Mas maigi po na meron tayong portable o yung kung ano po ang meron kayo, no? Yan, mas mabilis nga po kung may sarili tayong makina. Ito po yung finished baby pantalon na aking ginawa para sa aking baby yan. 8 months pa lang po ang aking baby yan. Nakikita nyo po, diba? Naglaan po tayo ng space para nga po makapasok ang portable na may garter. Yan lang po. Hanggang matapos po kayo. Yan. More pasok lang po. At isecured nyo po siya ng pagkalak para po maayos. Sa pagtastas naman po, gamitin nyo lang po yung method na alam nyo. Bakit nga po pala naging puti ang kinalabasan si Nonrox ko po kasi...